Hello guys! Welcome back sa aking channel. Sa video nito, ating pupuntahan ang ilan sa mga sikat na tourist destination dito sa Taiwan. Siya nga pala nabuko tong tour na to sa Klook. Sa first part ng ating itinerary, pinuntahan natin ang Shifen Old Street kung saan nagpalipat tayo ng Sky Lantern sa gitna ng rilis ng tren. Sunod naman ay pinuntahan natin ang Shifen Old Street at tinikman natin ang ilan sa mga sikat na Taiwanese street food na very affordable lang. Kumain din tayo ng napakasarap na Taiwanese sausage at yung ice cream na binalot sa lumpia wrapper. Halika't samahan niyo ako at explore natin ang mga sikat na tourist attractions ng Taiwan sa episode na to. Hey guys, so good morning. Isang malamig na umaga ngayon dito sa Taipei. So this is my day 3 here and medyo paus ako kasi I don't know, siguro sa lamig ng panahon kahapon. Sa ngayon, parang paubos na yung storage ko sa micro SD. So I need to find another micro SD dito lang banda sa my hostel na malapit dito sa Taipei Main Station. Okay guys, so nag-search ako sa map. So bandang dito daw yung may bentahan na micro SD. Parang itong may 5G na signage. Oh, it's closed. Closed pa pala guys. Kasi ngayon it's 7:30 AM. Closed pa din. Okay. So supposed to be ito yung mga store na nagbebenta ng SD card pero closed siya. So siguro try natin dun sa kabilang side. Guys, ito yung situation ng Taipei ngayon. Malamig ngayon, nasa 17 or 18. Pero mahangin kasi, so that's why feel na feel mo talaga yung lamig. Okay guys, so far sarado pa yung mga bintahan ng SD card o yung mga electronics. So kapag wala akong makita dito, diretso na lang ako dun sa may main station. Baka makahanap tayo dun ng murang SD card. Rush hour dito sa Taipei. So wala tayong nakitang SD card doon kasi sarado pa. So siguro mga 8 AM sila mag-o-open. Hindi ko lang alam. Pero anyway, meron naman ako reservang camera for my vlog. Guys, sorry sa boses ko. So itong yung situation ngayon dito sa labas ng Taipei Main Station. So yung hotel ko dyan lang papasok. Yung may M8 dyan lang papasok. Then pagkalabas ko dito, this is already the main road. And yung sa tapat nito is yung Taipei Main Station. Yan. So kung hindi ka gustong mag-train, so meron silang mga passes kagaya nito. Mura din yung bayad kapag you will take the bus. So I hope makahanap tayo ng SD card dun sa may Taipei Main Station kasi maraming mga stores dun sa baba. Okay guys, so dito tayo tatawid. Ang napansin ko dito sa Taiwan, marami silang mga motor. Katulad din doon sa Jakarta, sa Bangkok. So ito yung tawiran. Guys, kaya pala malamig ngayon kasi nasa 15 degrees Celsius yung temperature dito sa Taipei. Actually, you can see the time and the temperature dun sa mga taas ng building na nakalagay dun sa parang digital or LED screens. Okay guys, so andito na ako malapit sa Taipei Main Station, actually sa entrance na. So I hope open na yung mga store na nagbebenta ng SD card. Thank you.
By the way guys, bakit ako nandito sa Taipei Main Station? Kasi ito yung meeting place namin mamaya for the guided tour na nabook ko sa Klook. So normally kapag meron kayong tour dito sa Taiwan or sa Taipei specifically, normally yung meet-up point is nandito sa Taipei Main Station. Usually dun sa may exit gate number 3. Okay, pasok tayo dito. Try natin hanapin yung SD card. Okay, so I'm currently in a group tour. And ito yung tour namin. So according sa guide kanina, nasa 40 daw yung participants ng tour na to. So medyo madami kasi naman mura siya. So this is a group tour consists of 40 participants, so medyo madami. Eto guys, papalis na tayo sa Taipei Main Station. Ang unang destination pala natin ngayon ay yung Shifen Old Street, kung saan magpapalipad tayo ng Sky Lantern. Medyo matagal din yung travel time from Taipei Main Station, siguro nasa 40 minutes to 1 hour din. By the way, ang tour na to ay may apat na destinations. Ang Shifen, Jifen, yung Yaliu Geopark, at Pastry Making. Medyo na-confused na ako sa unang part ng tour kasi sa pagkakaalam ko ay yung Yaliu Geopark ang unang pupunta namin kasi medyo malayo siya. At yun din yung nakalagay sa Klook itinerary, pero iniba pala ng tour ang sequence ng destination namin. So inuna muna yung Shifen, then Jifen para doon kami mag-lunch. Then pangatlo yung Yaliu Geopark at last yung Pastry Making. Actually guys, na-appreciate ko talaga yung Taiwan habang nasa biyahe kami papuntang Shifen. Maganda yung infra nila at marami silang tunnels sa kadahilan ng mabundok mostly yung topography ng Taiwan. Nagustuhan ko din yung mga rural areas ng Taiwan kasi napakapayapa ng lugar at maganda tingnan yung mga maliliit na villages nila. So ito, nakarating na kami sa Shifen. Hindi lang pala releasing of Sky Lantern ang pwedeng gawin dito. Meron din palang waterfall dito na mahalin tulad sa Niagara Falls ng North America. Yun nga lang, parang maliit na version lang siya. At yung lapad niya ay nasa 40 meters at 20 meters yung height. Unfortunately for this tour, di namin siya napuntahan. So if you want to book a related tour sa Klook, just see the itinerary para sa mga possible destinations na pupuntahan niyo. Okay, so sa ngayon papasok na tayo dito sa may Sky Lantern. Isa ito sa mga district dito sa labas ng Taipei. So dito meron siyang rail track kung saan dun ka magpapalipad ng Sky Lantern. Okay guys, so ito na pala yung rail track. So merong instruction kanina yung tour guide sa Sky Lantern na i-accomplish namin. So guys, dito na yung spot kung saan mo ipapalipad yung Sky Lantern. Kailangan daw nating hanapin yung Sky Lantern natin. So meron siyang mga number. So, 7. Okay guys, so ito yung Sky Lantern namin. So, bali, lalagyan namin siya ng mga wish. So, merong pang pinta dito. Okay, pick out your plane. Over there. Yeah, right? Okay, Chinese, English, and now I say, you know the 100 language, you can write down everything. Oh, 如果你知道很多语言，你就把它全部写下去哦。 Hey guys, so ito yung mga nilagay ko. Good health, of course money, more travel, then happiness. Then, okay, so tapos na yung dalawang side. So ibang side na naman, kasi bali apat yung kailangan maglagay ng mga writings dito sa Sky Lantern. So this is mine. One behind one.
is a left hand out here. Your right hand. Okay. This one? Can get it. Video. Hey guys, so nakapagpalipad na tayo ng Sky Lantern. So ando na yun sa taas kanina. So ito pala yung spot. Then you can take a photo in here pagkatapos mo makapagpalipad ng Sky Lantern. Actually meron daw dumadaan na trend dito. Dito banda na side. Dito banda merong mga souvenirs na binibenta. Ito yung mga keychain, ref magnet pala. Dito yung mga pagkain. So meron silang peanut roll ice cream. Meron ding bubble tea. Okay guys, so yun yung experience natin sa pagpapalipad ng Sky Lantern dito sa my Shiffen Street. Ngayon, pabalik na kami dun sa meeting point na sinabi ng tour guide kanina. Dun sa may mga bilihan ng mga souvenirs. It was a beautiful experience to have that kind of activity. Kasi you'll be able to write your para mga wishes, ganyan. Kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Then, someone will take you a photo. Then, a video for the releasing of Sky Lantern. So, ito yung meeting point natin. Kasi, dapat andito na tayo 10:30. So, meron silang mga souvenirs. Dito, merong mga raincoat. May payong. Then, meron ding mga parang snack. And ito yung place. So, Shiffen Street pala yun guys kanina. This one. That is Shiffen Street. 11, 12. Okay guys, tapos na kami sa Shiffen. Siguro nasa mga 1 hour lang yung allowable time namin dito kasi meron kaming sinusunod na itinerary. Ang next destination namin ay ang Shiffen Old Street. Same lang din papuntang Shiffen, medyo malayo din yung travel time from Shiffen to Shiffen. Siguro nasa mga 40 minutes. Konting history lang, ang Shiffen pala ay translated as 9 units or 9 sections. Akala ko noon ang Shiffen ay parang nasa patag lang na lugar, pero in actual, situated pala siya sa mabukid na bahagi ng northeastern Taiwan. Para siyang village na maraming mga traditional tea houses na may makikitid na daanan and of course, makikita mo mula sa taas ang karagatan ng northeastern Taiwan. Medyo busy din yung area na to at mahirap makahanap ng parking space. So dun kami nagpark sa may mataas na part ng village kasi yun lang yung available parking space for buses. Siguro yung layo niya is nasa mga 200 meters. So kailangan namin maglakad papuntang entrance ng Shiffen Old Street. Okay, if you cannot remember which bus like arm. Napaka-Instagrammable ng lugar at maraming Taiwanese street food na pwede mong matry. May viewing deck din sa may dulong bahaging part ng alley kung saan makikita mo yung ibabang bahagi ng village at yung karagatan ng Taiwan. Masasabi kong maganda yung lugar at mahalin tulad mo siya sa Baguio City ng Pilipinas. Okay guys, so papasok na tayo dito sa my Shiffen
Wall Street and pagbungad pa lang marami mga options ng pagkain. At napansin ko dito guys, marami mga free taste na pwede mong matry kung sakaling gusto mong bumili ng mga products nila. So ito para mga candies. So dito na side merong mga tinapay. So guys, dito marami mga free taste na pwede mong matry. Na kung sakaling magustuhan mo yung mga pagkain nila, so you can buy. So dito na side is yung mga souvenirs. And meron din mga candies, dried fruits. So yung goal ko ngayon is maghanap na makakainan dito sa Japan. Yes, merong free taste. How much? 45. One please. Okay, 45. Right, honey? Hello? Thank you. Guys, let's try this one. This is like a famous sausage dito sa Taiwan. So dito ko siya nabili. For 45 NTD. Okay, let's taste. Diba siya sa sausage na nakakain natin sa Pilipina. So this is different. Different yung taste niya. Siguro din maraming mga herbs na nilagay dito. Guys, napansin ko sa mga sauces nila, parang masyadong makunat yung labas o yung skin. Pero napaka-tender nung nasa loob. This is good. For only 45 NTD. Guys, gusto ko sana ng rice. Kaso wala akong mahanap dito. Gusto kong kumain ng fried chicken, yung mga tempura with rice. What is this? Taco fish. Fish daw yun, is that? Parang na-cure na fish. Meron ding sausage dito guys. Pero medyo mahal, 50 NTD. Parang frozen grapes or strawberry. Okay guys, puntahan natin yung sa dulo kasi merong viewing point. Sa next episode ng ating tour ngayong araw, susubukan naman natin ang iba pang street food na pwedeng matry dito sa Jiufen Old Street. Pupuntahan din natin yung Yeolju Geopark dun sa may northern part ng Taiwan. I hope you enjoyed watching this video and thank you for watching.